Sa pagluluwag ng mga borders ng bawat bansa sa mundo, ang Asian trip pwede na ulit. Kaya tayo nang maglagalag sa bansang we have a lot in common. What's here and what's there? Ano nga bang meron sa Pilipinas at gayon din sa enchanting Malaysia? Passport na hindi nagagamit. Maletang nakatenga na lang. Pati mga OOTD ayun inaamag na sa lalagyan. Purnada kasi ang travel goals abroad. Kaya ang laging status sa social media kundi sad face ay bored in the house. Pero worry no more dahil sa pagbubukas at pagluluwag ulit ng mga borders ng iba't ibang bansa. Ang trip abroad pwedeng-pwede na ulit. Asia promo. Yes! Alis na ako ng bansa! Sinabayan pa ang mga best deals at promo ng kilalang low-cost airlines. Ang AirAsia. Bonus pa ang big help ng kanilang super app. Ngayon, talaga namang merong tinatawag na revenge traveling. Matapos nating makulong sa mga bahay natin, kaya marami sa atin ngayon talagang naghahanap ng affordable and at the same time, ano, yung tinatawag nating value for money, yung mga best value deals natin. So, yun naman, bahagi ng DNA ng AirAsia ang siguruhin na lahat magkakaroon ng oportunidad na makalipad, makabiyahe muli. Meron din kami tinatawag na AirAsia Super App. Dito, di ka mag-book ng flights. Sa complete ecosystem, na kapag lumipad ka, pag-landing mo sa airport, pwede ka nang sumakay ng AirAsia ride. Pagdating mo sa hotel, narayan yung ating Snap, flight plus hotel bundle. And of course, pag nandun ka sa hotel, magutom ka, merong AirAsia food. Kasi gusto natin gawing seamless yung pagbiyahe natin. Ibig sabihin, mas convenient, affordable, and of course, safe. Unahin ating pasyalan ang nagagandahang ASEAN countries, katulad na lang ng Malaysia. Can we skip to the good part? Mahigit sa 2 oras lang via airplane, mararating na ang Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia. Matatagpuan ang Sabah sa hilagang parte ng Borneo na talagang malapit na sa isla ng Pilipinas. Good choice ang Kota Kinabalu para sa mga newbie sa pag-travel abroad dahil bukod sa napakaganda dito, malinis at mababait pa ang mga lokal dito. Feel at home kaagad ang vibes sa lugar na ito. Paano ba naman? Kung ano ang meron sa Pilipinas, aba, meron din daw silang pantapat dito sa Sabah. Aber, sige nga, sample naman dyan. If you have Mount Mayon in Philippines, we have Mount Kinabalu in Malaysia. Wow, oo nga, ano? More pa. If in Philippines, you got Igorot. In Sabah, Malaysia, call Mamburok. Parang iisang tribo nga. Sa food naman, what's here and what's there? If you have imbotido in Philippines, here in Malaysia, we have linapak. If you have salabat in Philippines, in Malaysia, we have juice pandan. Masarap! Galing naman, may mga twist and turns lang, no? Tulad ng paborito nating tokwat baboy. Hindi na mga tukyoy, tinapay, tagon na mo, patabaw. Kung mayroon ketchup, bawang, chili, masarap. Ang pares natin, may pantapat din sila, oh. Kung sa Pilipinas, mayroon pares na kung dito sa Sabah, mayroon tuktok. Pati sa bestseller na pasalubong, it's a tie. Ref magnet din ang bentang-benta sa kanila. Hi! Mabuhay, Flipin. Come here in Sabah. At dahil napapalibutan ng karagatan ang Malaysia, sagana sila sa mga matatabang seafood. Malaysians love eating. I think Asian people loves eating. So we are no different, you know, but here we are very popular with seafood. So most of our visitors will enjoy seafood here. Ang beach nila, babalik-balikan mo talaga dahil napakalinis at sagana sa mga sea creatures. Level up din ang kanilang mga water sports tulad na lang ng wild river rafting.
Pero ang talagang nakakabilib sa mga taga rito ay kung paano nila alagaan at pahalagahan ang kanilang kalikasan. Ecotourism ang higit nilang isinusulong para sa world awareness ng mga endangered animals at mga halaman. Nasa Malaysia lang makikita at matatagpuan. We have quite an abundance of wildlife, both endangered and conserved and preserved for the visitors to see. Ang giant flower na Rafflesia. Mga ibon at orchids na rare sa Mount Kinabalu lang naninirahan. Pati kultura at tradisyon ng mga Malay ay sobrang sagrado din. This is very important for us, like to tell them that we in Sabah still keep the culture going, similar to this place. We tell people we do this culture of making rice wine. We tell them this is our traditional food. This is how we play games inside the houses. And yeah, this is very important for us to tell them what's going on here in Sabah. Nakakahanga, di ba? Mula sa simpleng buhay at malapit sa kalikasan, lipat naman tayo sa modernong buhay. Ang syudad na nakikipagsabayan talaga ngayon sa buong mundo, ang Kuala Lumpur. Wala pa rin kupas ang Petronas Twin Tower na minsan ko nang napuntahan. At sa kalye naman ang Jalanalor. Parang fiesta sa dami ng pagkaing nakahain. Kitang-kita rin dumarami na ang mga turista. Patunay na ang bansang ito talagang may karisma. Pero ano nga ba talaga ang mayroon sa enchanting Malaysia? Well, alam nyo bang isa ang Malaysia sa may pinakamaraming Pinoy na naninirahan na umaabot sa mahigit 600,000 lang namang Pinoy dito? Dito rin matatagpuan sa Malaysia ang tahanan ng ating airline partner, ang AirAsia. Nagsimula sa 2 eroplano lang ang AirAsia noon at dahil kay Tony Fernandez na siyang founder at CEO, ang 2 planes ngayon ay naging mahigit 200 planes na at pang world class pa. There's no such word, but I'm an ASEANist. I believe ASEAN is an amazing place, amazing culture, amazing people. I hope AirAsia can bring ASEAN closer together. Everyone can now travel. Isang advokasya ng AirAsia na dalhin ang lahat nga ng tao sa nagagandahang mga lugar at bansa sa murang halaga. So my vision has been about democratizing life, not allowing the rich only to have, but to allow everyone to have. Now everyone can fly was the tagline I came up with, to allow everyone to fly, and I believe we have done that. I don't need to invite you. If you don't do it, you're missing out. So I am telling you, actually, buy a ticket, see the world. Don't sit there at 60 years old and say, I wish I'd done it. Of course, safety is our top priority sa AirAsia. We guarantee you that you will reach your destination safe and with peace of mind. Kasi nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, pero mahigpit yung pagsunod natin sa safety protocols. Second, syempre, kung saan pinakakilalang AirAsia, we are the world's best low-cost airline for 12 consecutive years. Ina-awardan tayo ng Skytrax every year. And of course, we have the world's best crew. We take pride in our people. Ang sayang libutin ng mundo, di ba? Para malaman what's here and what's there. Travel revenge after the pandemic. Pwede na. Kaya sa susunod na lipad, kasama ninyo palagi ang Rated Corina, syempre, ang partner nating AirAsia. Kaya kayo, handa na ba kayong bumiyahe? Syempre, with AirAsia. Flying with you soon. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So,
ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.